Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi nakapagtimpi si Joey De Leon at sumugod di umano ito ng bigla sa pamamahay ng comedian host na walang iba kundi si Allan K. Matapos makumpirma na si Allan K nga raw ang traidor sa kanilang magkakaibigan. Kaya naman dahil sa pagkadismaya di umano ng labis ni Joey De Leon ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili at bigla-bigla na lamang sumugod sa pamamahay ng komedyante. Ayon sa ating nakalap na balita ay napatulala na lamang raw di umano si Allan K matapos marinig ang pagsisigawan sa labas ng kanyang bahay ng isang tao na walang iba kundi si Joey De Leon. Sinigawan ni Joey De Leon si Allan K sa mismong pamamahay nito at tinawag na traidor at wala umanong utang na loob. Ito ang mainit na balitang pinuputakte ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang ginaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matatanda ang isa sa mga taong tumulong kay Allan K upang mabago ang kanyang buhay na walang iba kundi sina Tito Sen, Vic Soto at Joey De Leon. Tila hindi di umano uunlad ang pamumuhay ni Allan K kung hindi dahil sa tulong ng powerful trio na walang iba kundi sina Tito, Vic and Joey. Dahil nga raw sa nararamdaman ng pagkadismaya ni Joey De Leon ay hindi niya napigilan na pangbatuhin ang sariling bahay ni Allan K dahil hindi umano ito hinarap at hindi pinagbubuksan ng pinto. Kaya nagsisigawan umano ito sa labas ng bahay si Joey De Leon at hinahanap si Allan K. Tangi ang nais lamang ni Joey De Leon ay makakuha di umano ng kasagutan kung bakit nagawa ito ni Allan K sa kanila na kung tutuusin nga raw ay naging mabuti naman silang kaibigan kay Allan K. Sa katunayan nga raw ay marami nang naitulong or naibigayang tulong ng TVJ sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kaya hindi talaga nila lubos akalain na kaya itong gawin ni Allan K sa kanila. Matatanda ang kamakailan lamang ay makumpirma ng lahat na isa pala si Allan K na gustong manatili sa It Bulaga kung sakaling ipapatanggal ang TVJ sa noontime show na It Bulaga. Samantala, hindi nila akalain na sa kalaunan ay pipirma din itong si Allan K ng resignation letter para umalis din sa programang It Bulaga. Subalit, hindi na raw ang kanyang pagsisisi dahil lumaki na ang kanyang ginawang gusot at hindi na muling maibabalik pa. Ilang minuto rin raw nagtagal si Joey De Leon matapos itong sumugod sa pamamahay ni Allan K at ilang minuto rin naghintay si Allan K na maging matapang sa kanyang sarili upang harapin si Joey De Leon. At ilang minuto din ang paghihintay ni Joey De Leon na pagbuksan siya ng pintuan ni Allan K ay naglakas loob na din ni si Allan K na harapin itong si Joey De Leon. Ayon pa sa naging balita ng isang reliable source ay napahagulgol ng iyak ang komedyante na walang iba kundi si Allan K at napaluhod ito na humihingi ng tawad kay Joey De Leon dahil hindi niya raw ito sinasadyang gawin. Tila tinakot lamang daw siya ng pamilya halos host na kung hindi niya raw ito gawin ay posibleng may mangyaring hindi maganda sa kanyang pamilya. Kaya kahit labag di umano ito sa kanyang kalooban ay ginawa niya pa rin ito. Ayon pa sa naging pahayag ni Joey De Leon ay kahit anong pahayag o paliwanag di umano na sabihin ni Allan K ay wala din umanong mababago at nangyari na ang dapat mangyari na sana ay hindi na mangyayari kung hindi nag-umpisa na gawin ito ni Allan K at hindi sana mas lumaki ang gulo. Matapos nga ang pag-amin ni Allan K sa lahat ng mga inutos sa kanya ng pamilya halosos laban sa TVJ ay nagulat si Joey De Leon sa kanyang nalaman at hindi pala ito ang pinaplanong gawin ng pamilya halosos. Marami pa pala silang balak gawin ang pamilyang halosos upang hindi na muling maibabalik sa telebisyon ang TVJ dahil meron pala silang hindi pagkakaintindihan at gusto di umano ng pamilya halosos na mawala sa landas ng telebisyon ang TVJ dahil tila natatakpan na di umano ang kanilang pamilya at mas sumisikat ang TVJ kaysa sa pangalan ng pamilya halosos.
Kaya pala gustong hawakan ng pamilya Halushos ang Eat Bulaga dahil gusto na rin nilang makilala ng publiko ang pamilyang Halushos. Sa ngayon ay hindi pa rin kayang matanggap ni Joey De Leon ang mangyari kay Tito Soto at sa ginawang pag-tridor ni Allan Kay sa kanila. Subalit handa pa rin di umano magkipaglaban si Joey De Leon upang makuha ang hustisya na nararapat para sa kanilang tatlo. Nakipag-ugnayan na din sila sa kanilang abogado at inaasikaso na nila di umano ang kanilang pangalawang hakbang upang makuha muli ang title na Eat Bulaga. Samantala, hinala ng TVJ na meron talagang lihim na ginagawa ang pamilyang Halushos sa likod ng mga kasiyahang ibinibigay sa programang Eat Bulaga, kaya nagsagawa ng investigasyon ang TVJ para malaman ng di umano ang tinutukoy nila kung ano talaga ang tunay na dahilan kung ano o ang nais gusto ng pamilya Halushos na ipatanggal ang lahat ng mga host na namamalakad sa programang Eat Bulaga at papalitan ng bago. Kaya pala ipinatanggal ang TVJ dahil ayaw nilang malaman pang pamilya Halushos ang kanilang tinatagong lihim na kanilang pinaggagagawa. Mas naging malakas pa ang laban ng original host ng Eat Bulaga nang napatunayan mismo ng nasabing rehistrasyon na wala sa aplikasyon ang pangalan ng mga Halushos kundi ang pangalan lamang ni na Antonio Vieira, Tito Sen, Joey De Leon at Vic Soto ang nakita sa nasabing listahan di umano na magpapatunay na sila ang nagmamay-ari ng nasabing Eat Bulaga product and merchandise. Tanging ang nais lamang ni Joey De Leon ay makukuha di umano ng kasagutan kung bakit nagawa ito ni Allan Kay sa kanila na kung tutuusin nga raw ay naging mabuti naman silang kaibigan kay Allan Kay. Sa katunayan nga raw ay marami nang naitulong or naibigayang tulong ang TVJ sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kaya hindi talaga nila lubos sa kalain na kaya itong gawin ni Allan Kay sa kanila. Matatandaang kamakailan lamang ay makumpirma ng lahat na isa pala si Allan Kay na gustong manatili sa Eat Bulaga kung sakaling ipapatanggal ang TVJ sa noontime show na Eat Bulaga. Napahagulgol ng iyak ang komedyante at napaluhod ito na humingi ng patawad kay Joey De Leon, hindi niya raw ito sinasadyang gawin. Tila tinakot lamang daw siya ng pamilya Halushos na kung hindi niya raw ito gawin ay posibleng may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Kaya kahit labag di umano ito sa kanyang kalooban ay ginawa niya pa rin ito. Ayon pa sa naging pahayag ni Joey De Leon ay kahit anong pahayag o paliwanag di umano na sabihin ni Allan Kay ay wala din mababago at mangyayari na ang dapat mangyari na sana ay hindi mangyayari kung hindi nag-uumpisa na gawin ito ni Allan Kay at hindi na sana mas lumaki ang gulo. Matapos nga ang pag-amin ni Allan Kay sa lahat ng mga inuto sa kanya ng pamilya Halushos, ay nagulat si Joey De Leon sa kanyang nalaman at hindi pala ito ang pinaplanong gawin ng pamilyang Halushos. Marami pa silang balak gawin upang hindi na makabalik sa telebisyon ang TVJ dahil meron pa pala silang hindi pagkakaintihan at gusto ng pamilyang Halushos na mawala sa landas ng telebisyon ang TVJ dahil tila natatakpanan ang kanilang pamilya at mas sumisikat ang TVJ kaysa sa pangalan ng pamilyang Halushos. Kaya naman nung lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ang kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. At yun na nga mga ka-trendy, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po!